Yung mga nananampalataya sa Diyos, yung kumikilala sa Diyos, no, gugustuhin po nila na patayin ang mga taong lumalaban sa kanila, lalo na kung lumalaban dahil sa Diyos, no? And they will fornicate, no? They will commit fornication, no, kapatid, no? They will also be judged and be destroyed by the Lord, no? So, ganun po yung magiging ending nila. They will be judged and be destroyed by the Lord. Kasi clear naman, di ba? They are against Christ. They are against God, no? They will be against the one who will rule forever and ever, the King of Kings and the Lord of Lords. Chapter 17, or yung kingdom ng religious, kingdom ng Antichrist, ay mas mararamdaman ng mga tao sa 3.5 years ng seven years. No? So sa beginning ng 7 years, ay mararanasan ng tao ang pag-control, ang pag-dominate ng religion. No? That this world will be controlled, papaniwalayan ng mundo, na ang mundong ito, ang mga tao, papaniwalayan sila na ang mundong ito kailangan sumambalang sa isang Diyos. No? Magkakaroon po ng union ng buong mundo sa pamamagitan ng isang religion. No? But after that, parang, syempre, kasama na yung government, nakita po natin na ipapatupad po nila yung pagpapatatak ng 666. But doon po sa last 3.5 years, ang mga panahon na ito, yung last days before the coming of the Lord Jesus, di ba, bago magkaroon ng Battle of Armageddon, bago pong dumating ang Panginoong Jesus dito para i-judge na yung sanlibutan, ang 3.5 years, mga kapatid, will be controlled by economic system of Antichrist. So, ibig sabihin, magiging mas in ang mga businessmen na tunay na sasama sa collaboration with Satan. No, syempre, magpapa-under ka. Di ba? Kung gusto mong kumita. Sa panahon na yon, ang mga tao ay magpa-progress. Di ba? But if you are a believer, mga kapatid, na talagang true believer, before this happens, before the 7 years begun, the Lord Jesus, as the Bible says, kagaya po ng ating pinag-aaralan, before the 7 years begun, the Lord will meet us in the air, take us to where He is, di ba? Hanggang po dumating yung panahon na babalik siya after ng 7 years para mag-judge at maghari sa mundong ito for 1,000 years kasama yung mga rapture. Amen? Naunawaan po ba natin, minsan po, napaka matalinghaga po ng salita ng Panginoon. Pero pinag-aaralan po natin, sinisikap po natin pag-aralan, sinisikap po natin ituro sa atin, di ba, para talagang maging mapagbantay tayo. No? So, kung tayo po ay mararapture, mga kapatid, sino po ditong siguradong mananampalataya siya? Gusto niyo ba sa tribulation? Okay lang po. Sa tribulation, pwede rin naman kayo sa tribulation. No? Sa panahon ng tribulation, talagang sasalain ang bawat isa sa atin. Kasi kung sa panahon ngayon, maninindigan ka, yun lang yung panahon. Yun lang ang paraan para ikaw ay maligtas. Maninindigan na talaga kay Kristo ka. Diba? So whatever is the persecution na haharapin mo, manindigan ka lang. Na nandun